kasalanan ang tao dyan ay food offering pista ng mga santo araw patay at mga kapasyon. Naglalagay ng pagkain sa altar, hindi huturan simbahan niya. Ito ay may hayong animismo. O di kaya animism. Spiritism. Paniniwalang halong spiritual implication. Ito ay medyo usong-usong sa atin. Rebulto ng mga santo na itinatabi sa mga rebulto ni Buddha, Moniconeco, Palaka, etc. Hello. Sinong katabi? Ayan. Kawawa naman si Padre Pio, sinamo mo sa ganyan. Ang turo ng katekismo, turo po ng ating simbahan, bawal ito. Ang presensya ng Diyos ay hindi maaaring ihalo sa bagay-bagay na iba ang pananampalataya. Different faith po yun, hindi pwedeng ihalo sa atin. Amen. Bakit nga ba may ganyan? Pampaswerte. Minsan may ganyan sa pinto. Ito, madalas na nangyayari po sa atin. Santo Niño. Beware of Santo Niño de la Suerte. Yung mga ginagamit sa business. Yung mga may money pouch, ayan. Minsan ganyan pa. Santo Niño, sumasayaw na alam ko sa tricycle driver. Dahil mo ako sa Santo Niño. Ang sabi ko, Santo Niño, nasa isip ko dadal niya ako sa chapel. Dinan niya ako sa isang apartment na kung saan may Santo Niño sumasayaw. Ang tamang imahin po ng Santo Niño ay may hawak na mundo, globe, at cetera or scepter. Ayan po ang globe at scepter. Kaya kung may Santo Niño na iba ang itsura, lalo na may hawak siyang money bag, yan po ay pamahiin type na Santo Niño. Pampaswerte. And as Catholics, we do not believe in pampaswerte. We believe in blessings. Amen. Kumapit ka sa Diyos, bless tayo. Hindi ala swerte. Hindi ala chamba. So yan po ang tamang imahin sa Santo Niño. Ito, nakakatawa. November 1! Eh, noong araw hindi din mas uso sa Pilipinas, ngayon ay nauuso na dahil sa mga generation X, Y, Z. Ano yung nauuso na? Ayan. Halloween. Malapit ang November 1. Mga nakikinig po online. Ang salitang Halloween po ay hango or contraction of all yan. Hallows evening or all hallows na ibig sabihin all saints. Eh bakit mga multo ang dinidisplay? See how the devil works in changing the truth? Galing sa salitang Halloween, na ibig sabihin, made holy or consecrated. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Yan ay gawain or gawing banal ang araw ng November 1. Greatly revered and honored. Yan ibig sabihin sa hallowed. Pero kung tutusin dapat, yan ang tamang pag-celebrate ng Halloween. Balik-balikad, no? Kaya minsan pag may nakakatok ng mga street children sa bahay namin, nasa-skill ba yun? Hindi, bago ang pandemic. May mga pandemyan. Sabi ko, huwag kayong pupunta dito ng ganyan, ha? Dapat ang churcho banal. Bahat ganun sa akin. Kaya sinabing Halloween, hindi ibig sabihin nakakatakot. Hallow, Holy, All Saints Day. Holy Day. Banal. All Hallows evening. Halloween Eve. Sabi nga ni Father Amorth, To celebrate Halloween is to make a hosanna to the devil. Parang pinuri ang demonyo. Even if only for one night, so do not be surprised if the world seems to go through the drain and psychologist says, and psychiatrist also says that their offices are full of children that are sleepless, obsessed, and depressed. Kailan nung ngayon pandemic? Pag gumagawa ng bahay, anong ginagawa? Alam niyo?
pagpapatay ng bagong bahay o gusali. Mga pamahiin sa pagpapatay ng bagong bahay o gusali. Yan. Nagpapadugo. Kaya kinausap ko ng engineer ko. Karismatic. Baka naman padugo yung tao mo, ha? Ay, hindi. Tatanggalan siya sa panahon yan, sabi niya. Speaker yun, kilala na si Sir Sophie yun. Padugo! O pagpatalay ng hayop o dugo pag nagtatayo ng bahay o gusali. Anong sabi ng simbahan? Isang napakadelikadong gawain sa dahilan na ito ay maaaring makatawag ng demonyo sapagkat iyong inalay yung dugo sa mga elemento ng lupa. Hindi nawawala yung kondisyon na yan. Mahirap na. Mas magandang inalay ang dugo ng ating Panginoong Kristo. Amen? Amen. And one of the teachings of the church is that mas maganda, Saint Blessed are blessed. Saint Benedict's Medal ang ilagay doon sa mga poste. Bawat poste, lagyan mo ng Saint Benedict's Medal, tapos paun mo. Kaysa sa makadugo ka, mas malaking hayop daw. Mas maganda yun, yung power. Madalas daw ang bahay ay may... Malas daw ang bahay na ay labing tatlong poste. One, two... 3, 4, 5. Nagbilang na. Pamahiin yung galing sa Feng Shui. Eh, hindi naman tayo Chinese, diba? Chinese spiritual belief. May mga buwan daw na maganda magpatayo ng bahay. Well, may common sense naman ito. Bakit? Walang magpatayo ka ng bahay pag bagyo at tabulan, diba? Mas maganda, syempre, araw, summer. So, common sense na lang yun. November, saan may papatayo kasi papasok ng Pasko, malamig ang panahon, hindi mahihirapan yung construction workers. Kaya lang ngayon, December, November, bumabagyo pa rin. So, yung gano'n lang yan. Common sense lang yan. Bisa natin. Iwasan daw ang pwesto ng lodo sa pinakadulo ng subdivision. Yung tumbombok, bakit daw? Malas daw yun. Hiniwala ng malas daw yun. O paglipat sa bagong bahay, dapat gawin ito sa araw ng kabinugan ng buwan. Sa ilalim ng mabuting ilaw. Uy, new. Sismil mo bas. Iwasan daw sa dulo ng lote. Ayun, isang bahay sa antipolo. Tumbok, dulong-dulo. Sabi daw, malas daw yung lote namin dyan, warehouse. Pero hindi malas, bakit ang umupa, pastor ng board again ginawang simbahan? Ay, hindi naniniwala sa pamahiin. O di kumikita, thank you Lord. Yan. Thank you. Ang nag-offer noon, tungkol sa mga pamahiin at pagpaswerte ng mga tungkol sa pag-construction ng bahay, mga bahay-bahay, ay isang famous Feng Shui expert na Pilipino na lalaki na hindi ko sasabihin yung pangalan. At ano sabi niya at the end of his interview, sabi niya, sa huli, walang masama kung susundin din daw, ha? Sabi niya. Ang mga pamahiin na ito, nasa tao pa rin kung paniniwalaan niya kung swerte o malas o may magandang maidudulot ito. At ang sabi pa niya, sipag at dasal pa rin ang mabisang paraan. Ano sabi rin pala, diba? Sipag at dasal. Eh bakit nagpamahiin ka pa? Kung ito ang mabisang paraan. Yung pala mabisang paraan na siya mismo nagsabi. Identity withheld. Pero malamang kilala niyo yun. Lalaki. Kaya ang sabi niya, sipag at dasal.